sa may glorious ride. Dito mayroon tayong iba bike check dito mga kasika. Dito ay road bike. Ang malakasan to na road bike mga kasika. Kita nyo naman sa gilid ko. Tingnan natin yung component niya, mga parts niya, kung ano nakalagay sa kanya mga katigan. Kung anong klaseng frame ba to. Tapos, yun, maganda yung pagka-forma niya mga katigan. Pero bagong lahat, intro muna tayo. Pumunta dito mga katikad. Yun, harap lang dito ulit sa may Barangay Dela mga katikad. Santa Rosa, Laguna. Yung glorious ride yun. At saka sa loob, marami kayong pagpipilian dyan. Huwag na natin isasign kasi na tingnan nyo lang sa isa kong video. Lalagay ko yun ng link. At marami kayong pagpipilian. Yun dito mga katikad, may nakita kayo, may nakasabit dyan. Diyan Christmas tree ah, bike 'yan. Kita niyo naman sa frame niya mga katikad, sobrang kintab. 'Yan. Tapos yung pangalan nito ay Glorify. Specialized. Yeah, si Glorify mga kasikad is from ano po 'yan, Glorious Ride po, sarili pong brand namin ng ano, Glorious Ride. Gawa po siya ng Specialized. Pagka-follow with the natin siya carbon magandang class na rin sa pure alloy. Tapos kung gusto nyo pong magpa-build, meron po tayong available na mga set dito. Yan po yung mismo ano namin na build ng road bike ko. Gandang class niyan mga kasikad. Anong mga group set niya madam? Parang kong group set ni road bike ng Glorify. Ito ay naka L2 R9. Tapos ito ay STI, tawag nila STI yan. Tapos ito ay naka ICR, naka internal cable na rin to yung ito ata yung brake niya, dito nakadaan sa may top tube, tagos dito sa may likuran. And then yung shifter niya ay hindi siya naka ICR, dito lang sa down tube nakadaan sa gilid. Pero malinis siya, tingnan mga kasikad. And then punta tayo dito sa mga welding niya. Ito yung welding niya, medyo mayroong bakas. Pero hindi kahapon yan. Bakas ng welding lang yan mga katigad. Pero makinis naman yan, pintas na mga katigad. Itong frame niya ay walang pintura yan mga katigad. Makita nyo, walang pintura. Hindi talaga pinunturahan yan. Ito ay Glorify, gawa ng Specialized. Yung sabi ni Badam kanina. Ito ay naka-tapered na rin yung head tube niya. Tapos may logo dito na Glorify. Tapos hanggang dito sa may bottom bracket yan. Yung at tadyang ganyan talaga yung mga sigat. Tapos dito sa crank na ginamit sa kanya, ito ay naka race work. Tapos yung pinakamaliit ay 3450. Malaki niya ay 50. Tapos 34 yung maliit niya mga sigat. Ito ay naka hollow tech na rin to mga sigat. Tapos yung chain na ginamit sa kanya, ito ay YBN. Tapos yung cogs niya, yung ginamit sa kanya ay Sojik. Ito ay naka 9 speed yung ano niya, gamit na cogs sa kanya. Tapos yung rear derailleur niya o RD, naka L2 R9 yung ginamit sa kanya. Ay 11 speed pala to. Sorry, 11 speed pala ito mga kasigat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan. Tapos yung FD niya naman, yung front derailleur, ganun din, R9, L2. Tapos ito ay naka quick release. Yan. Tapos yung gamit na hub sa kanya ay LDCNC. Ito ay 6 pulse, yan mga kasigat. Tapos ito ay naka 32 volts sa ata ito. Bilangin natin, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ay 24. Tama ba? 24 volts. Tapos sa harap, 18? 18 volts sa harap mga kasigan. Naka LDCNC yan. Tapos sa ginamit sa cockpit sa kanya ito,
Anong brand to, madam? Aris Work din. Tapos yung steam niya ay stout. Ito ay naka 80 mm. Tapos ito ay carbon na rin yung spacer niya. Ayan. Tapos dito tayo sa fork niya, yung sinabi ni madam, ito ay carbon loaded. Huwag na natin putikin yan, carbon yan. Tapos yung brake niya ay naka-caliper brake, wrist work brand. Tapos ito ay naka-STI na L2 R9 yan, mga kasigan. Tapos dito naman tayo sa seat post niya. Ito alloy 27.2. 27.2. Tapos yung clamp niya dito, alloy na rin. Siguro alam ko to, ano lang to, bakal, no? Madam, no? Yan, bakal. Tapos yung upuan niya, itong pangalan nito ay San Marco, yan. Pang malakasan na upuan, mga sigat. Malambot na rin siya. Tamang-tama lang, mga sigat. Tapos yung adyasan dito na dito sa may likuran niya, mga sigat, yan. Makita niyo. Tapos semi, ano siya, yung naka-aero yung likuran niya, dumalapad dito, mga sigat. Tapos yung sa top tube niya, ulitin ko, dito ay ang ganda siya, medyo naka-bent dito pa ilalim. Tapos yung down tube niya, ito medyo naka-triangle, tapos medyo nagpabilog dito pa ilalim. Dumako naman tayo sa rim niya, ginamit sa kanya, ito ay LDC engine yun, mga kasigat. 70x C yung nakalagay. Tapos yung gulong na ginamit sa kanya, silipin natin yung gulong, ay 700x2.5C yung gulong niya. Pero yung gulong niya ay di makita, pero maganda na rin siya, mga kasigat. Yan. Tapos sa pedal niya, ito pala yung pedal niya, ay naka weapon paper yan, mga kasigat. Tapos meron na siyang battle cage, battle holder dito, aeroing. Tapos dalawa yung lagay ng battle cage niya, mga kasigat, dito sa heat tube, ay sa heat tube, este sa seat tube, at saka dito sa may down tube. Tapos dito tayo sa chain stay niya. Ito nyo, makita nyo naman, sobrang ganda yung pagkagawa ng sa seat stay niya pala, mga kasigat. Dito lang yung welding niya, makinis na makinis yan, mga kasigat. Tapos sa chain stay niya, ito diretso lang siya, tapos medyo pabend konti, mga kasigat. May logo dito, simple lang logo niya. Tapos dito yung welding niya, mga kasigat. Yan. Tapos sa mga tawag nito, itong bar tip niya, ito maganda, kapit na kapit sa kamay, mga kasigat. Yan. Ito ay simpleng kulay lang, mga kasigat, wala kasing kulay. Sadyang ganito talaga yung kulay ng frame, pinakinta, mga kasigat, yung alloy. Tapos yung size pala nito, size nito, madam, 48 yung size ng frame. Extra small. May small. Marami po tayong anong size? Itong frame. Yes. Yeah. Ba't ibang size, mga kasigat? At wata, baka extra small to, mga kasigat. Yun, dito lang yung nakadikit yung ano niya, yung lagayan ng F-tip. Yeah. Sulit, maganda, mga kasigat. At ito, carbon and felt. Felt ang brand, pangalan, mga kasigat. Ito ay carbon. Tapered na rin yan, mga kasigat. Yan. At wala na kayong problemahin dyan. Tingnan natin yung tunog nito. Ang tunog mayaman ba, mga kasigat? Yan. Yan ang tunog niya, mga kasigat. Nakita nyo naman. Yan. Tapos yung mga decals niya, ito lang ang Glorify na brand. Tapos itong model niya, itong Steadfast. Ito bang model, madam? Yan, Steadfast. Tapos dito yung logo niya sa harap, ganyan din. Tapos dito din yung pangalan niya sa gilid, at saka dito, yan lang, malinis tingnan, mga kasigat. Yan. Tapos yung price dito pala, mga kasigat, ay 67,000. Pero may bawas pa, madam? Yes, may bawas pa. Pera kayong credit, madam? Sa ngayon po,
Yan. Abangan nyo, may home credit sila. Pwede nyo ito makuha. Pwede nyo mautang ito mga sugar. Tapos yun, makabilable nilang bike. Huwag na natin masyadong... Yan, papakita ko lang sino ano mga available na mga bike. Yan. Meron silang Beta, yung road bike. Yan, iba't ibang klaseng mountain bike. Pinewood, Case 4, yung ano, ano yan? Aero. Tapos Garuda. Tapos may folding bike sila, yung Trunks. Yan. Tapos yung mga frame nila na si Taz. Kens, Weapon, Glorify na yan, road bike. Tapos may Glorify din na mountain bike. Tapos Speed 1 na yun, mga tapered nila yung mga sikat. Tapos Speed 1 din dito. Tapos yan. Tapos yung mga rim set nila, tire, at marami sila dyan mga sikat. At dun sa loob, yun, meron doon pagpipilian, marami doon ng accessories. Yun dito lang mga sikat. At don't forget like sa Yos Ride dito lang sa Santa Rosa, in front ng Barangay Dila, or dito rin sa mataas na building, Perna building mga kasigat.